Welcome back to my channel, and for today's topic, pag-uusapan natin ang mga common mistakes o ang kamalian ng mga YouTubers, lalo na sa mga baguhan ngayon na ginagawa ito sa channel nila without knowing na malaki ang impact nito sa channel nila. But before we start, shoutout muna tayo. So, for today's topic, pag-uusapan natin ang mga common mistakes ng mga YouTubers, lalo sa mga baguhan ngayon, without knowing na malaki talaga ang impact nito sa channel nila dahil ginagawa nila ito. At ito, ating ayusin para ang channel mo ay mag-grow, mag-grow, at hindi boring at mas mabilis ma-monetize. Number 1, vertical or portrait video. So for me, ang ganong video, di ba? Kahit ako, hindi ako manonood sa ganon yung video. Para kasing boring ang part, lalo na yung black sa gilid. Boring kasi ako, gusto ko pag nanonood ako ng video, wide angle siya, malapad. Kasi ang ganong video lang, pang TikTok lang yon, or YouTube Shorts, fix siya sa mga ganoong content lang. Pero dito, nanonood tayo ng video, dapat full view and wide angle siya, or horizontal. Para maakit mo yung mga subscribers mo or mga viewers mo, and then mas maganda tingnan, di ba? At presentable ang background. So, I suggest you na wide angle dapat and colorful, tapos walang dull moment. Number 2, using copyrighted music. Mostly, or kadalasan sa mga YouTubers ngayon, lalo talaga sa mga baguhan na gustong makakuha agad ng mabilis na 1,000 subscribers and 4K watch hours, ay kumukuha lamang sila ng video sa TikTok, tapos without knowing na ang mga music na TikTok, pag paulit-ulit na, repeatedly used na siya, ay ginagawa na ito ng copyright claims. Paulit-ulit nang ginagamit ang mga music na to. Lalo na yung mga famous na music, which is marami na ang nag-upload nito. And then, very common na lang siya. So, I suggest you again, guys, na kung mag-upload man kayo ng mga music or kung mag-upload man kayo ng mga video galing sa TikTok, i-edit niyo muna. Lalo na ang TikTok na kompetensya ito ng YouTube Shorts. So, hindi ito na mo-monetize dahil meron itong watermark. Number 3, bad audio. So, ganito, guys. Pag nabablog ka, yung parang may ugong na tunog, parang masakit sa tenga, parang nakakawalang gana panoorin pag ganun, diba? Tapos pinapakinggan mo talaga, may ugong siya. So, nakaka-distract. So, nawawala. Tapos hindi naman siya ganun ka-interesting, ang daming patay na oras na hindi ka naman nagsasalita or nagbi-video ka lang, hindi ka nakikita, tapos or nagbi-video lang din tapos tahimik naman. So yun yung kinatawag na dead air, or minsan yung mga bulol moments. Meron din tayong example niyan tulad na make sure na nare-replayan ito. So diba, kahit ako ayoko manood ng ganun, ang dami-dami ko nang nakikita or napapanood na mga, lalo talaga sa mga baguhan ngayon, yun talaga ang inaano ko, ini-encourage ko sila na panoorin nila to at i-apply nila sa channel to. Kasi ang mga baguhan ngayon, upload lang ang upload. Hindi ko kayo pinipilit, pero para advice ko lang din to sa inyo na para mas maging maganda ang video nyo, gawin nyo ito. And I'm sure marami ang manonood sa inyo. Number 4, not updating YouTube basic. So, eto na guys, eto yung pinaka basic talaga yung mga sinabi ko sa inyo na description, na description mo sa channel mo, and then yung title, yung video details, and then lalo na yung thumbnail. Kung gusto mo pang malaman yung mga YouTube basics talaga na dapat mo talagang actionan at gawin mo na, after this video, click on the link below, and then I know makakatulong ito sa'yo para ma-update mo ang mga dapat mo malaman sa YouTube basics. Kasi marami talaga sa mga baguhan ngayon na promise na nakikita ako
na ganun talaga ang mga ginagawa or hindi talaga na-perform ng maayos kahit basic lang to. Number 5, not writing script. May nagsabi, kapag mahal mo naman daw yung ginagawa mo, bakit kapag gagawa ng script, alam mo na dapat yung mga sasabihin mo? Which is wrong. Alam niyo ba? Ang pagsulat ng script is not word by word. Pero yung mga important details lang ang isusulat mo. Para pag may nakalimutan ka, magre-refer ka lang doon. So, lahat ng mga detalye o dapat mong sabihin, nasabi mo lahat at walang labis, walang kulang. Kasi pag wala kang guide, script is guide. Baka magsisi ka kapag iniwan ka niya. Or baka magsisi ka kapag natapos mo na yung video at may nakalimutan ka pa pala. So, tama nga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Dapat ilista mo ang mga importante para hindi mo makalimutan. Number 6. Lack of footage. Footage, ito yung mga, kunyari pag nagsasalita ka, dapat may mga visuals ka, may sounds, or kung yung lugar na binanggit mo or bagay na binanggit mo, ipapakita mo para yung mata ng mga viewers mo ay nakafocus lang sa panonood sa'yo, lalo na pag interesting naman talaga yung content mo, ay panonoodin kanila at mag-i-stick sila sa video mo at tatapusin nila ito. Kaya ang suggest ko sa'yo, put some effects, sounds, visual and footage. And I'm sure, pag tinapos sila ang video mo and nag-upload ka ulit, panonoodin pa rin nila ito. Kasi nakuha mo yung attention nila. Number 7, weak editing. So, karamihan talaga, lalo na sa mga baguhang YouTubers ngayon na upload lang ng upload without editing their video, dapat mag-isip din tayo na panonoodin ba to ng mga viewers ko or mga subscribers ko? Tatapusin kaya nila to? Mo, malaking tulong na rin yun na yung mga dati mong videos or mga luma mong upload na video ay mapanood. And dagdag din ito sa watch hours nyo. Dito naman tayo sa info cards. Dito makikita ang info cards. So, I suggest na kalikutin nyo yung YouTube studio nyo and makikita nyo lahat doon. Malaking tulong ito para mag-improve din ang channel nyo kasi madadagdagan talaga ang watch hours nyo. Dito naman tayo sa end cards. Malaking tulong din ito. Malaki ang tulong talaga nito. I'm sure, pag ginawa nyo to, madadagdagan talaga ang watch hours nyo. Promise. Proven and tested yan. Kasi pag nakita nila yung end cards mo, and interesting talaga, so, mag-click sila, panonorin nila yung video mo. So, ito din ang pinakabagong feature ni YouTube ngayon, ang YouTube Shorts. Malaking tulong din talaga ito. Meron din akong tutorials dyan sa YouTube Shorts. After watching this video, panoorin nyo kung paano gumawa ng YouTube Shorts at ano talaga ang halaga nito. Kasi, importante talaga to para sa lahat at lalo na sa mga baguhang YouTubers ngayon. Number 9, over or perfectionist. Nakafocus ako sa mga baguhang YouTubers ngayon kasi gusto kong makatulong. Meron talaga mga YouTubers ngayon na sobrang perfectionist. Magsisimula pa lang sila, bumibili agad sila ng mga gadgets, mga set for vlogging, which is very wrong. Kung anong meron ka, kung may cellphone ka na may camera, kung magaling ka lang mag-edit, I suggest you, huwag ka munang bumili ng mga gamit. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Make a good content. Kasi kung maganda yung mga setup mo, maganda yung mga gamit mo for vlogging, pero hindi naman talaga ganun ka-watchable yung content mo, diba? I suggest you guys, kung anong meron ka, yun lang muna. Saka ka nang bumili kapag kumikita ka na. Diba? Kasi para less hassle, less gastos. So, vlogging is not being perfect. Natural lang magkamali. And sa pagkakamali na yun, dun ka natututo. Dun ka mas nagiging matatag. At ang importante, natuto ka sa mga kamalian mo. Just like me, ang dami ko na rin na talagang natutunan dito sa YouTube. Na-reuse content na ako, na-copyright na ako. Halos lahat na experience ko na, ano pa ba, ang magmahal ng maling tao na experience ko na din. Kaya, I suggest you guys, huwag na natin gawin yung mga alam nating mali, or kung nagkamali na tayo, dapat natuto na tayo sa umpisa pa lang, para mag-grow ka.
mo. So, madadagdagan talaga ang watch hour mo. And I suggest you guys na kung channel mo yan, dapat mukha mo ang nakikita. Kasi ikaw ang nagre-represent yan eh. Channel mo yan eh, hindi channel ng ibang tao. Diba? So, mas mabilis ka talaga ma-approve ni YouTube pag ikaw ang nakikita mismo sa thumbnail mo. I suggest guys na mukha nyo ang ilagay nyo or kung hindi kayo confident sa mukha nyo, pwede namang text na or pangalan ng channel nyo. Pwede naman yun. Aprobado naman yung YouTube basta sa videos mo, sa thumbnail mo, ay mukha mo ang nakikita. And sa mga YouTube Basics, inulit ko na rin to. Sa YouTube Basics, after this video, click on the description down below para malaman nyo kung ano ang dapat nyo baguhin sa channel nyo. Gaya ng sinabi ko na YouTube Basics. Basic lang siya pero kailangan mong gawin para pag na nakuha mo na yung 1,000 subscribers and 4K watch hours, mas mabilis kang ma-approve ni YouTube. Number 11. Connect with your viewers or subscribers. Kung meron ka ng mga subscribers, connect with them. Magtanong ka sa kanila or kung gusto nila magpa-shoutout, mag-comment down below lang sila para ang connection nyo sa bawat isa ay mag-grow. Kung may comment man sila, replyan mo. Kung hindi mo man ma-replyan or nag-thank you man sila, i-like mo lang to or lagyan mo ng heart para masabi nila na nag-care ka and then may pakialam ka sa kanila, hindi sila baliwala sa'yo. So, mag-reply ka ha. Kaya pag nag-comment ka, re-replyan kita kasi siyempre, may care ako sa'yo, di ba? Kasi mahal kita. Ganun yun. I love you. Number 12. Content-wise. So, ito talaga yung pinaka-interesting. Okay na yung basic mo. Lahat ay na-set up mo na. So, sa content naman tayo. Ang content mo dapat ay, ito, inulit ko na din to. Interesting and entertaining. Pag nakuha mo ang kiliti ng mga tao or yung attention nila, tas maganda rin talaga yung content mo. I'm sure na pag nag-upload ka ulit, panonoorin talaga nila to sobra. Kasi, malaking tulong talaga yung content-wise guy. Makeup tutorial, mga DIY. Basta, nakuha mo yung attention nila, I'm sure guys, mag-grow yung channel mo. Lalo pag informative to, katulad naman. Kaya mag-comment ka na kung may tanong ka. So don't forget to give a thumbs up for the video and click the subscribe button for you to get notified on my video uploads. Thank you and God bless. Bye bye.